Fishball negosyo ba ang gusto mo? Pero kalabasa po ito. Pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko sa inyo. Kaya huwag nyong skip itong video. Sa kalahating pirasong kalabasa mo, sobrang dami nang magagawa nyo. Grabe, tingnan nyo naman, itsura pa lang nakakatakam na. Kaya paniguradong kikita ka talaga. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap tamis. Oh yes. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang harina at cornstarch sa kalahating tasang tubig. Then magpainit tayo ng mantika. Igisa agad natin yung sibuyas. Sunod naman yung bawang. Next, 2 tasang tubig ang ibubuhos ko. 1 kutsarang toyo at 1/2 cup washed sugar. So, tunawin lang natin yung asukal. Kapag kumukulo na, ibuhos na natin yung tinunaw na harina at cornstarch para lumapot yung sauce ko. Next, kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsaritang paminta at 2 sili. Grabe guys, sauce pa lang napakasarap na nito. Lalo na yung nagluto nito. Next, kalahating pirasong kalabasa ang gagamitin ko. So, gadgarin lang natin to. Paghaluin natin yung 1 tasang harina, kalahating tasang cornstarch, 3 kutsarang breading mix, at 1 kutsaritang paminta. Haluin lang natin ito mabuti. Tapos, ilagay natin sa mixing bowl yung kalabasa. At yung mixture natin kanina. Naglagay din ako ng 2 itlog dito. Guys, hindi na tayo maglalagay ng tubig kasi yung sabaw ng tuna ang ibubuhos ko. So, okay na to. Next, salain natin yung 1 latang tuna. Dudurugin kasi natin yung laman nito. Ibinuhos ko na yung sabaw dito. Tapos, yung laman na dinurog ko. Pwede kayong gumamit ng sardinas kung gusto nyo. Kailangan kasi medyo maglasang isda itong kalabasa ko. So, kuha tayo ng mixture. Bibilugin. At ipress natin para maghugis fishball yung kalabasa nyo. Ulitin lang natin yung ganitong procedure. Ilalagay ko muna sa freezer ng 10 minuto para medyo tumigas ito. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung kalabasa fishball into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Sa una, malambot pa itong fish balls ko. Pero titigas din ito after mapirito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Grabe, ang crispy ng itsura. Next, ibuhos na natin yung sauce dito. Malutong yung labas pero malambot ang loob nito. Heto na ang ating kalabasa fish balls. Try nyo na din ang recipe na to na pang negosyo. Pwede mong ibenta ng 10 piso ang kada order nito. Promise guys, sobrang dami talaga ng magagawa nyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.